Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Nasugbu, Batangas. Naramdaman ang hanggang intensity 4 na pagyanig sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya. Muli namang ipinaalala ng FIVOX na maghanda para sa lindol, lalo't hinog na raw sa panahon ang West Valley Fault na sakaling gumalaw ay posibleng magdulot ng pinangangambahang The Big One. May report si Tina Panganiban Perez. Dali-daling nagsilabasan ang kanikanilang classroom sa mga estudyante sa Manuel Rojas High School sa Maynila dahil sa naramdamang pagyanik. Gayun din ang mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan at universidad sa Metro Manila. Ang mga estudyante ito sa Maynila may kanya-kanyang pamproteksyon pa sa ulo. May naka-standby ring ambulansya sa lugar. Sa Santa Elena High School sa Marikina, may mga estudyante pang nahilo dahil sa lindol. Agad naman silang nabigyan ng first aid. Ang iba, sinunod ang duck, cover and hold sa loob ng classroom. Nagsilabasan din ang mga nasa iba't ibang gusali. Kabilang ang mga empleyado sa Malacanang sa tanggapan ng COMELEC sa Senado at sa GSIS. May bitbit pang go bag at life vest ang ilan sa kanila. Kahita namin yung mga water jug namin, gumagalaw talaga yun, nararamdaman namin. Yun parang palakas yan ng palakas eh. Panik sila. Inuna nila, ibaba nila. Nakalimutan nila yung mga drill. Dama rin ang pagyanig sa GMA Network Center. Sa Cultural Center of the Philippines, itinigil pansamantala ang screening ng mga pelikula ng Sinemalaya dahil sa lindol. Dama rin ang pagyanig sa ilang probinsya. Ang posting ito ng kuryente sa Kalumpit, Bulacan, Umuga. Sa Kalawag sa Quezon, nagkaroon ng malaking bitak at bahagyang umangat ang bahagi ng isang kalsada. Sama-sama naman nagdasal ang mga estudyante at guro sa Calapan City Oriental, Mindoro matapos ang pagyanig at bago sila bumalik sa mga classroom. Batay sa datos ng FIVOX, magnitude 6.3 ang lindol na yumanig kanina. Naitala ang sentro nito sa Nasugbu, Batangas. Intensity 4 ang naramdaman. Hindi lang sa ilang bahagi ng Batangas, kundi maging sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Nakaramdam din ang pagyanig ang ilang lugar sa Oriental Mindoro, Bulacan, Pangasinan, Pampanga, Bataan, Marinduque, Nueva Ecija, Baguio City at Benguet. Mas malakas ang lindol ngayon kumpara sa lindol na tumama rin sa Batangas nitong Abril. Pero di tulad noon, walang naitalang pinsala ang pagyanig ngayon. Because this is very deep, no? So yung estimate namin ng earthquake focus is 160 kilometers, hindi mahina na po yung paggalaw dito sa surface. So na-attenuate na o humina na yung pagyanig na umaabot dito sa ibabaw ng lupa. Ayon din sa FIVOX, hinog na sa panahon ng West Valley Fault na siyang magdudulot ng malakas na lindol sa Metro Manila at Karatig Probinsya. May haba itong 100 kilometro mula Doña Remedios, Bulacan hanggang Calamba, Laguna at bumabaybay sa 6 na syudad sa Kamaynilaan. Ang tinatawag na The Big One na pinangangambahang magnitude 7.2 na lindol na pwedeng kumitil sa buhay ng mahigit 30,000 na tao, mahigit 100,000 ang posibleng masugatan. We do know na yung nearly 2/3 of the Philippines is deforming, meaning may faulting, may mountain building, may volcanism. At some point, bibigay rin to a big event. Sabi ng FIVOX, hindi naman nagbago ang bilang ng mga lindol na naitatala sa Pilipinas, pero napapadalas ang pagyanig sa lupa. Sunod-sunod na nangyayaring earthquakes sa populated areas. Opo. In fact, the statistics never change. No? Nagkataon lang na most of the earthquakes na nangyayari located na inland. Kaya mahalaga maging I am ready. Tina Panganiban Perez, GMA News.